Nak? Meron daw itetek sa atin. Pero, di ko pa. Tinitingnan kung ano. Kinakabahan ako, nak. Hello! Hello, Snowy! Text na? Oo daw, hindi ko pa pinubuksan. Open mo nga yung ano. Iwanan mo! Asan yung... Teka lang. Ano? Snow! Sabihin natin, buksan tayo kung sino nanalo. Asan yung phone mo? Wow! At tumipig sa akin. O, sino nanalo? Ikaw! Na? Na? Meron daw itetext sa atin. Pero, di ko pa. Tinitingnan kung ano. Kinakabahan ako, nak. Hello! Hello, Snowy! Text na? Oo daw, hindi ko pa pinubuksan. Open mo nga yung ano. Iwanan mo! Asan yung... Teka lang. Ano? Snow! Sabihin natin, buksan tayo kung sino nanalo. Asa yung phone mo? Wow! At tumipig sa akin. O, sino nanalo? Ikaw! Na? Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel, ang Bongga Bongga. Diba nakita nyo naman kung na may pustahan pa pala ang mag-ina, Mami Min Bernardo and Catherine Bernardo. And of course, nanalo nga si Mami Min. I'm sure ang pinagpustahan nila ay yung kung magkano ang first day. Pero syempre, hindi rin talaga nila in-expect na ganun kalaki. Although ako in-expect ko talaga na kikita ng ganyan, hindi lang 50 million on first day, kundi mga ganyan nga, more or less, actually tingin ko nga pa 100 million sa first day. Kasi, yung advance screening pa lang, advance selling pa lang ng ticket na sa 20 million na, no, 'di ba? So pwede pwera pa doon yung parang midnight screening. And anyways, 'di ba? Ito yung eksena na kung saan ay nagpunta nga ako sa Gateway mga around 4 PM 'yan. So ganyan na karaming tao. Ito yung mga, ganyan na karami ang mga nanonood. Of course, mas marami pa raw nung umaga, anong tanghali. Nung pagsimula pa lang. Pero nakita nyo naman ang haba-haba ng pila. Akala mo, nag-cover, parang feeling ko tuloy, nag-cover ako ng Metro Manila Film Festival kasi nga ganun karami ang tao. Nakakabilib, nakakatuwa. So, alam mo, napakalaking blessing nito. Talagang napatunayan ng ni Catherine, of course, ni Alden Richards na kayang-kaya nilang magdala ng napakalaking pelikula. Napakaraming nagmamahal sa kanila. Tsaka nakatutuwa ako sa mga reviews. Ako, maswerte ako na isa ako sa mga unang nakapanood ng pelikula noong premiere night pa lang, diba? So, kaya kahit napakaraming tao at alam kong siksikan at mahihirapan din ako, talagang go, 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 nagpunta ako. Hindi katulad sa... Minsan kasi kami, pag may mga premiere night talagang very naman, kumbaga parang special yung treatment, again, kwento ko, diba, na nasa backstage kami dumidiretso, pero ito talaga, binigyan kami ng space na malapit din naman sa red carpet, talagang nasa daan pa rin naman, nasa red carpet pa rin naman, kaya lang syempre, hindi kami makasyadong makadikit sa mga artista, unlike sa ibang premiere night, nakaka-interview kami sa backstage, but anyways, ayan, congratulations sa Hello Love Again at team talagang bonggang-bongga. Kaya yung mga fans talagang tuwang-tuwa. Ako rin personally tuwang-tuwa kasi feeling ko part ako na nag-promote ng pelikulang ito. Because personally talaga gusto ko yung tandem nila. So ayan, so tingnan natin sa second day. And of course, mas marami pa itong weekend for sure. Kasi kami Friday bukas, manunood pa rin ang pelikula. Talagang hihintayin ko yung... Although napanood ko na, of course, kaya lang kasi marami akong friends, marami akong kaibigan na kailangan ko talagang samahan at gusto nila akong makasama habang nanonood. By the way, sa premiere night nga pala, nagpapasalamat ako sa mga Cat Den fans na
lumapit at nakipagchikan sa akin. Masayang-masaya ako na na-meet ko kayo in person kasi alam ko na nakikita nyo lang kami ni Ray Pumaloy sa AMININ show namin sa DWAR, Abante Radio. So, unfortunately, parang medyo may konting problema. But anyways, ayan. So, thank you very much and good luck. Again, abangan natin. At ako na-excite na. Medyo aagahan ko lang pagpunta sa Gateway kasi sabi nga, kailangan naka-advance, bumili ka ng medyo maagang ticket. Hindi pwede yung darating ka lang doon para, ayun na, bibili ng ticket sa oras na gusto mo. Hindi, medyo advance dapat. So, yung mga kaibigan ko, kailangan talaga mga 1 or 2 pa lang kung gusto namin siguro mga 5 p.m. kami makapanood. And congratulations, Hellcat din, bonggang...